Alam nyo guys, sa totoo lang, ang sarap-sarap talagang tirisin ng itlog ni Robin Padilla. Alam mo Padilla, ikaw na nga yung tipong walang alam, yung tipong walang ambag dyan sa Senado, kundi puro papogi, flower pot, flower base ka lang dyan sa Senado. Ngayon, ang hilig mong sumausaw sa merong eksena. Alam mo, ito yung nakakatawa guys eh. Wala siyang kaalam-alam sa pinag-uusapan. Tapos ngayon, tuwang-tuwa pa siya sa nangyaring hidwaan. Yung palitan ng sagutan ba ni Nancy Binay at ni Alan Peter Cayetano. Anyway, ipapaliwanag natin kung bakit umabot sa punto na tinawag na buang at marites ni Cayetano, Estine Cayetano, itong si Nancy Binay. Kasi mahilig din mamulitika itong si Cayetano. Pero anyway, ito yung punto natin. Wala ka nang alam Padilla, tuwang-tuwa ka pa sa nangyayaring hidwaan dyan sa loob ng Senado. Hindi mo nga alam ata kung anong pinag-uusapan doon. Tuwang-tuwa ka pa sa nangyayaring bangayan. Okay pa, pakinggan nyo muna ang comment ni Padilla. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPW. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Kabuang ka na, Day. Umani na negatibong komento ang nangyaring sagutan ni na Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano sa pagdinig kaugnay sa bagong building ng Senado. Pero si Senator Robin Hood Padilla, sinabing ikinasiya pa niya ang pangyari bilang bagong mambabatas. O diba, tarantado talaga. Ang sarap talaga pekto sa ni Padilla, no? Tuwang-tuwa pa siya sa nangyaring hidwaan doon. Anyway, continue lang muna natin bago natin pag-usapan kung ano nga ba yung issue ni Binay at ni Cayetano. Ako'y maraming nagtatanong sa akin, pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Eh lalo na ako, number one na tagahanga ako ng Westminster, ano ibig sabihin yung Westminster kasi yung parliamentary, talagang laging may debate, laging may masaya ako kahapon. Ang lakas niya magsabi na masaya daw siya pag nakakakita siya ng debate. Eh mismo pag siya yung tinanong, halos wala ngang maisagot. Puro lang, alam niyo yung ginawa talaga ni Robin Padilla, siya lang yung tipong palamuti dyan sa Senado na nang tutrol sa mga magagandang nagagawa ng ating administrasyon. Anyway, yun guys, tuwang-tuwa pa itong si Bobong Padilla. So ngayon, pag-usapan natin sa maiksing pamamaraan. Ano nga ba yung naging issue ni Binay at ni Cayetano? Kasi damay-damay dito lahat eh, pati yung nakaraang ano, nakaraang Senate President na si Tito Soto, pati yung nakaraang chairperson ng account, chairperson ng Committee on Account na si Ping Lacson. Damay-damay yan dito. Pero ang problema kasi dito, si Cayetano ang dinidiin niya lang itong si Nancy Binay. Anyway, pag-usapan natin. Ganito kasi yun, guys. Noong panahon na ang Senate President ay si Juan Miguel Zubiri, ang kanyang Committee on Account Chairperson, Senate Committee on Account Chairperson ay si Nancy Binay. Tapos Migs, Senate President si Migs, yung ano niya, yung Senate on Committee Account si Binay. Ngayon naman na panahon ni Chis Escudero, siya yung bagong Senate President at ang kanyang bagong Senate Committee on Account Chairperson ay itong si Cayetano. So ngayon guys, meron kasing ginagawang panibagong Senate building. New building ba ng Senado? And located po ito sa BGC. Kasi yung kinatatayuan ngayon, yung Senate building ngayon, nangungupahan lang po ang Senado. Which is maganda nga naman na magpatayo guys ng ano, ng panibagong Senate building. Yan po yung nire-request. Buong Senado po ang nag-request niyan. Kaya dapat, buong Senado din, yung hingan. 'Di ba yung imbestigahan dito, hindi yung ididiin ni Cayetano itong si Nancy Binay, eh pinagpatuloy lang naman ni Nancy Binay ang nasimulan sa panahon ni nila Tito Soto na ang dating chairperson ng Senate Committee on Account ay si Ping Lacson. Ganito kasi yung nangyari, guys. 'Di ba nag-request sila ng panibagong building which is located nga po, guys, doon sa ano, sa BGC. Kasi yung kinatatayuan ng bagong Senate building nila ngayon, if I'm not mistaken, doon po sa Rojas, nangungupahan sila sa PIC. Doon po sila nangungupahan. Maganda naman ang suwestyon na magtayo na lang ng panibagong Senate building
para hindi na mangupahan. And yung location, BGC, maganda din naman kasi accessible sa lahat. Maganda naman yun, guys. Kaya nga lang, ang naging problema dito is yung costing. Kasi yung naunang plano po, guys, ng costing sa panibagong building ay tumataging ting ng 8 billion. 8 billion yung naunang suggestion, di ba? Na budget. So ngayon, guys, noong panahon na ni Cayetano, lumubo na ng 23 billion. Pero hindi din natin sinisisi dyan si Cayetano kasi pinagpatuloy niya lang din yan. So ako, guys, kumpara lang naman sa akin, dapat lahat paimbestigahan. Mula nung ni-request yung new building na yan, dapat lahat paimbestigahan. Simula dito kay Soto ng chairperson on committee on chairperson sa Senate Committee on Account na si Ping Lacson sa panahon ni Senate President Miguel Zubiri na ang chairperson ng Senate Committee on Account na si Nancy Binay at sa panahon ni Chis Escudero na ngayon ang Senate President ay si Cayetano. Dapat lahat paimbestigahan. Agree naman tayo sa sinabi din ni Escudero na hindi ako basta-basta pipirma dyan hanggat hindi ko nalalaman na bakit lumubo ng ganyan kalaki ang costing ng ng bagong Senate building. Tama nga naman ang sinabi ni Chis Escudero. And yung sinabi din ni Cayetano, tama din na paimbestigahan lahat. Kaso, nagka-problema lang kasi dito, guys, kasi masyadong pinolitika ni Cayetano. Maganda naman yung request niya na paimbestigahan lahat, no? Kaya nga lang, ang nangyari, ang idinidiin niya dito na parang may kasalanan ay si Binay. Na bakit lumubo? Tapos nakakating sa akin dito, 23 billion na dati ang costing, 8 billion. Tapos ngayon, sa panahon mo na nandito na sa akin, 23 billion na. Parang ganun kasi yung gustong palabasin ni Cayetano. So parang napupolitika ba, guys? Sa totoo lang, hindi ko kinakampihan itong si Binay or itong si Cayetano. Kasi para-paras lang naman yung mga taong yan. Di ba, mga politician talaga yan. Ang problema kasi dito, dinidiin niya. Si Nancy Binay, kawawa naman yung tao. Yung hidwaan kasi ng Cayetano at Binay, panahon pa yan ng tatay ni Nancy. Kaya nga, diba, hindi nanalo bilang presidente yung ama kasi ang sumira doon sila Cayetano. Ngayon, parang, diba, nagkaroon ng papreskon itong si Nancy Binay. Ano yung sabi niya? Parang nauulit yung panahon sa ama ko na parang sinisiraan din ako. Parang ganun eh. Yung gustong palabasin ni Nancy Binay, inuugnay mo ba ito sa politika? So, bali ang nangyari kasi, guys, ang naging ko dito, on analysis ko, tama yung sinabi ni Alan Petri Cayetano na paimbestigan, pero mali yung kanyang, the way na ibigkas niya. Kasi ang nangyayari, pinupolitika niya. Parang yun yung nangyayari na wala naman talaga siyang care doon. Ang gusto niya lang talaga is parang masira itong si Binay. Kasi ganun naman talaga, guys, yung kinalalabasan ng sinasabi ni Alan Peter Cayetano. So parang napupolitika nga. Sa totoo lang, walang kasalanan dyan si Nancy. Kasi pinagpatuloy niya lang yung nasimulan. Diba? Nila, Ping Lacson, which is yung panahon nga ni Tito Soto na siya yung Senate President, ang chairperson sa Senate Committee on Accounts, si Ping. Pinagpatuloy lang nila ni Migs. Na, diba, naging Senate President si Migs, tapos si Nancy Binay yung, chairperson ng Senate Committee on Accounts, pinagpatuloy lang nila. Hanggang dito kay Cayetano. Dapat lahat paimbestigahan. Tsaka, hindi naman si Binay yung nag-request niyan eh, yung new Senate building. Yan po yung request ng buong Senado. Request po yan ng buong Senado. So, bakit si Binay yung dinidiin mo dito? Hindi ko kinakampihan si Binay. Hindi natin kinakampihan niya. Nang atin lang dito, bakit ang dinidiin mo si Nancy Binay? Na wala naman po yung kaalam-alam dyan, na pinagpatuloy lang naman po talaga niya ang sinimulan noong panahon nila Tito Soto nung siya ay Senate President. Kaya dapat lahat imbestigahan. Hindi yung ididiin mo si Binay, tapos sasabihin mo, dapat paimbestigahan lahat. Paimbestigahan pala lahat eh. Bakit si Binay lang yung dinidiin mo? Pangit naman ata yun. Tapos sa nangyaring hidwaan na yan, umiksena itong si Padilla.
Ano sabi ni Padilla? Siya daw po ay natutuwa sa mga ganyang klaseng hidwaan, mga sagutan. Tingnan ko, hindi ka ba naman gago? Itong si Padilla, minsan ka na nga lang mag-isip yung hindi pa pinag-iisipan. May isip ka ba? Sagad na talaga yung kabubuhan ni Robin eh. Mula noon, nung kanyang pagiging, nung pagkapanalo niya bilang senador, hanggang ngayon, napaka-consistent. Kaya nga nakakaurat. Alam nyo, sa totoo lang, dapat itong si Padilla, mag-resign ka na lang. Magkusa ka kung mahal mo ang bayan mo. Mag-resign ka na lang. Hindi yung andami mo pang ebas. Andami mo pang sinasabi na wala namang katotohan. Ngayon, tuwang-tuwa ka pa sa nangyayaring hidwaan. Tingnan mo, ganyan ka bobo. Itong si Padilla. Ganyan ka yung pag-iisip niyan. Parang may aning-aning na ba sa pag-iisip? Nakakaurat eh. So, yun po guys, yung pangyayari. Anyway, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.